Mga Kadet 25, panahon na naman ng tag-ulan. At siyempre, kakibat po niya yung paglitaw ng problema sa loob ng bahay tulad ng pagpasok ng tubig ulan. Naku, magpapakamot ulo ka talaga pagka medyo ang daming butas ng bubong. Ano ho? O kaya naman, kapag di umuulan, abay sobrang init naman sa loob ng bahay. Naku, problema din yan. Kaya naman, sa mga may problema tulad ng nabanggit, wag ho kayo mag-alala dahil may solusyon ang ating napakakisig na ekspertong bisita ngayong umaga. Ha? Kasama ho natin ngayon si Architect Edelito Ramos. Magandang umaga po, Architect Ed. Good morning. Good morning po, Sir Reg. Good morning po sa buong Pilipinas sa nanonood na show. Yan! O, di ba? Napakakisig ni Architect Ed. Oh. Pero ito mo na, Architect. Siyempre, yung mga kababayan natin na medyo nalilito para lang mas maintindihan nun nila. Ano bang pagkakaiba ng isang architect sa isang engineer para lang ho sa kabatiran ng mga nanonood natin? Ang architect po ang nagde-design ng space programming. Mm-hmm. Kung ano yung pagkakamada ba ng mga spaces sa isang structure. Mm-hmm. Tsaka yung aesthetics. Ang engineer po kasi marami yan eh. Merong civil engineer para sa strength ng structure. Electrical para sa kuryente, sanitary para sa mga water systems natin, mechanical engineer. Marami po sila. O, kasi ang lagi namin naririnig, architect, yung mga engineer, laging masakit ang ulo kapag kayong mga architect daw, kakaiba yung mga design. may katotohanan din po yan. Kasi ang mag-execute ng design yung mga engineer. Pero, gano'n na ho kayo katagal na architect, Architect Ed? At saka, usually ho, ano yung mga proyekto na hahawakan po ninyo at saka mga clients ninyo? May 15 years na po. Matagal na. At karaniwan po, mga bahay ang ginagawa ko po. Ah, you see. Madalas po sa mga ganyan, yung mga dinidesenyo ninyo ng mga bahay, syempre, magsisimula tayo doon sa mga bungalow, tapos sa mga single attached mga bahay, mga two-bedroom, di po ba? Pero pagka ganyan po, sa mga Kanet 25 natin, nababay, may balak sila magpatayo ng kanilang sariling bahay, o kaya bumili ho ng bahay. Total, marami hong nag-o-offer ngayon ng mga bahay na pwedeng murang halaga, na pwedeng ma-apply ng ating mga kababayan. Eh, magkano ho ba ang posibleng magastos nila, lalo ho yung mga kababayan na natin na medyo tight ang budget nila pagdating sa pagpapatayo ng isang simpleng bahay? Paano ho halimbawa gusto nila pagkatapos ng paggawa, kompleto na rin, may mga sala set na, may dining area na sila, medyo malaki yung gagastusin nila, pati pagbili ng kama pagdating sa kwarto, paano ho ang magagawin nilang pag-estimate at pagbabudget siya? Unang-una po, dapat alam nila yung floor area. Ayun. Ibig sabihin kung ano yung sukat nung tatayuan nilang doon sa lote na yon. So, ngayon po, yung pinaka-basic, yung tinatawag namin na bare, ibig sabihin wala pang pintura to. Nakapalitada lang maaari. Pero kung meron ng pinto, meron ng bintana, nakabubong na, magsisimula sila sa 25,000 kada square meter. 25,000 per square meter. Okay. Yun po ang pinaka-bare, no? Aha. Pagkapapasok na po sa standard, ibig sabihin ng standard kung ano yung itsura ng disenteng bahay na, nakapintura na, may tiles. Yes, sir. Ayan. May kisame na maaari. Pwede nang pumasok po sa mahal ng presyo ngayon, 28 hanggang 30 mil. 30,000. 28,000 to 30,000. Mahal na ho. Kahit yung bigas, mahal na eh. Opo. Okay. Tapos, after po nun, halimbawa, kung halimbawa, may second floor, paano po pagka ganun? Times 2 po ba yun, architect? Opo. Binumultiply po yung floor area sa ibaba. Kung yun ay uulitin nyo, second floor and so on, third floor and so on. Hindi ba lalo, mas magastos, architect, kapag may yung CR kasi gusto mo customize. Kasi minsan yung iba, may mga sarili silang design na pinapalagay sa CR nila. Pwede pong makatipid. Aha. Pwede rin namang mapamahal. Depende po sa klase ng finishes na gusto ng isang client doon sa space niya. Pinabanggit niya po yung mga toilet. Meron namang mga toilet fixtures na mas mura. Oo. Pero meron ding napakamahal. Depende po kung saan doon yung pipiliin niya. Pero di ba, architect, pagka halimbawa bumili ka ng gamit sa mga store, meron na package na yan minsan eh, di ba? Pero pagka sa CR, may lababo na, meron na ring bowl, magkakasama na siya. So medyo mas nakakatipid yes. sila. Pag yung mga set po. Yung mga set na ganyan. Mm-hmm. Eh, gaya ho nang nabanggit natin kanina, problema naman ho ng ating mga kababayan ngayon, tag-ulan na. Naku, madalas may tumutulo ho sa kanilang mga bahay. Ano-ano ho ba ang dahilan
Bakit nagkakaroon ng ganyang problema sa bahay at anong mga posibleng solusyon? Lalo pagka medyo malakas yung buhos ng tula. Ang ginagawa ng mga kabayan natin, ng batsa. Pangsalo ng tubig eh. Paano ho ba solusyon natin dyan, architect? Number one po, yung binanggit ninyo, mga butas sa yero. Oo. Yan po, visible yan kung wala kang kisame lalo. Nakita mo kaagad kung saan yung butas. Pwedeng takpan. Yung iba naman pong problema, doon sa lapping ng yero, yung pagkakapataw ng isang yero doon sa isa. Okay. So minsan, hindi po sapat yung lapat niya o hindi naman siya nakasil. So isa po yun. No? Mm-hmm. At yung isa pa, yung katagalan kasi gumagalaw po yung yero natin. Okay. So yung mga texcrew niya, lumuluwag po yan. Oo, oh, oo. Oh, oh. So maganda, time to time, sinecheck po yan at nilalagyan ng sealant. Kung sa wall naman po galing yung tagas. O yan, maraming nangyayari po ganyan, tumatagas sa pader, sa yung wall. Tubig. Paano? Tapos minsan lumulobo yung pintura, naiipon yung tubig. Paano po pagka ganun? Unang isipin natin kasi yung concrete po o yung sementadong wall, natural na nagkakaroon po ng mga cracks yan. Mm-hmm. Dahil yung konkreto po ay porous. Ibig sabihin, marami ang microscopic na mga butas na pinapasok ng tubig. So kailangan nakasil po yun, ginagamitan po yun ng mga iba't ibang klaseng material na pang-seal ng wall. Okay. Halimbawa po, waterproofing paint. Aha. So kailangan meron po tayo. So dapat nakapalitada? Yes, kailangan po yun. Tapos makakatulong din po kung yung ating pangpalitada, nilalagyan natin ng waterproofing. Na integral, tinatawag na integral waterproofing. O kasi hindi masyadong familiar yung mga kababayan natin sa mga waterproof na mga ganyan eh, hindi po ba? Yes, pero marami pong products ngayon na pwede nating ma-check sa mga depo, sa mga home depots. Nice. Yan ha, mga kababayan, narinig nyo ha, yung mga payo na binabanggit sa atin na Architect Ed para mas magkaroon tayo ng idea pagdating sa mga tagas ng tubig sa ating bahay. Sa kabilang dako naman, Architect Ed, eto tag-ulan. Eto punta naman tayo sa tag-araw. Napakainit ng bahay. Paano ho bang gagawin natin pagka sobrang init naman ng panahon? Yung bahay mo naman, ay, nako po, sobrang init. Parang gusto mo sa labas ka na lang tumira. kailangan po, meron tayong sapat na ventilation. Mm-hmm. Natural ventilation po, number one yan. Mm-hmm. Pwede tayong magkaroon ng sapat na laki ng mga windows natin. Pintana. Kung may pumasok na hangin, dapat meron din siyang lalabasan. Mm-hmm. At yung hot air kasi pumupunta yan sa itaas. Oh. Diyan siya nagsisettle. So dapat palabasin natin yan. Correct. So dapat meron po tayong mga, sa design pa lang ng architect, maganda kung matataas na yung windows niya. Mm-hmm. Para yung hot air sa taas, meron siyang magandang escape. Oho. Palabas. Makakatulong din kung meron tayong mga fan. Oh, electric fan. Pwede rin ba pag halimbawa exhaust fan? Pwede po yun. Mm. Lalo na kung yung ating space ay masikip na, hindi na tayo makakapag-window. Tama. So pwede nating ipahigop sa exhaust fan yung hot air para lumabas siya sa bahay natin. Yung iba ho kasi naman ng mga kababayan natin, Architect Ed, walang kisame, diretso bubong. Opo. Di ho ba direkta yung init ng bubong, pag inaabsorb niya init ng araw, diretso yun sa loob ng bahay niyo. Yes, tama po. So dapat meron po tayong insulation. Ayun. So importante pala yan. Ayan, bigyan niyo ho ng idea yung ating mga kababayan, Architect Ed. Halimbawa, pagka gusto nilang kumuha ng bahay, o kaya magpapatayo sila ng bahay. Ang pinaka-tips na pwede nyo ipayo sa kanila sa pagpili ng bahay na kukunin nila at the same time kung magpapatayo sila ng bahay. Well, una po, kung magpapagawa sila ng bahay, kumuha po sila ng professional na magdi-design, no? Architect. Mm. So makipag-usap sa isang architect para maiplano kung ano yung gusto mong itsura ng bahay, magkano yung budget na kaya mo. Mm. Mai-tailor fit, kumbaga. Correct. Yung bahay sa gusto mo. Kung bibili naman po ng bahay, i-check natin kung ano yung kalidad ng ginamit ng mga materials doon. Sa bagay, makakakita naman sila ng mga model unit. Correct. Oo, diba? Yung mga model unit, di po ba? Baga, ma-experience muna nila kung ano yung buhay doon sa bahay na yun. Mm. Itanong nilang mabuti sa developer kung ano yung technology na ginamit, i-research nyo para kampante kayo na yung titirahan yung bahay quality. Hmm. Yeah, at architect, at may question ako kasi yung iba, ginagawa nila yung bubong, pinipinturahan nila yung bubong. Nakakatulong po ba yung pag pinipinturahan yung bubong? Opo. Lalo na kung light color yung ginamit nating pintura. Hmm.
kasi reflective lang siya. At hindi hindi masyadong, kumbaga nababawasan po yung na-absorb na heat o yung heat gain ng material ng yero. Tsaka ano po ba yun? Nagpapatibay po ba yun sa yero na yung bubong natin halimbawa? Kasi syempre, kahit paano yung mga butas natatakpan din po, di po ba? Yes, sir. At hindi kaagad kakalawangin yung roofing natin. Uy, kasi yung iba nating mga kababayan, nire-recycle kasi nila yung kanilang mga yero kahit medyo kalakalawang na ginagamit pa rin eh, di po ba? Mm-hmm. Paano pagka halimbawa yung ating kababayan naman, yung kanilang bahay po hindi pa ho napalitadahan? Ano ho ba ang pwede nyong ipayo sa kanila? Siyempre medyo short ang budget para medyo magka-idea naman sila, mag-save sila ng money para kahit pa paano meron naman pampalitada ng bahay. Mm-hmm. Kung wala pa pong palitada yung bahay, naku, magtiis-tiis po muna kayo. Mahirap po talagang i-waterproof ang isang pader na walang palitada. Mm-hmm. Dahil malalaki pa yung butas ng wall na yan. Talagang sisip-sip yan ng tubig. So, the moment na magkaroon kayo ng budget, unti-untiin nyo na po. Architect, at yung sa mga lugar na medyo bahain, medyo may effect din po ba yung ganyan sapagka kasi mga medyo binabaha, madalas na binabaha mga lugar, medyo Marikina, mga bandang Maynila, yan yung mga madalas bahain na mga lugar, yung kanilang mga bahay, paano ho natin mas matitiyak na mas maging matibay yung bahay natin despite na madalas nagkakaroon ng pagbaha sa lugar nila? Kung ganun po, dapat maging adaptive yung measures natin. Kung talagang binabaha yung lugar natin, iangat na po natin yung bahay natin. Pwede pong naka-stilt siya or nakatukod. Kung ano yung history ng pinakamataas na baha, make sure natin na mas mataas doon yung flooring natin. So medyo talagang tatanggapin na natin yung katotohanan na binabaha yung lugar. Oho. I-adapt na natin yung structure natin sa ganong situation. So importante talaga lumapit sa mga eksperto, sa mga architect at saka sa mga engineer. Minsan kasi siniset aside dyan ng mga kababayan na hindi na kailangan yan, gastos lang yan eh. Oo po. Pero ang totoo, mas gagastos po sila sa sakit ng ulo kung hindi na-design yung bahay nila ng tama. Nako! Oh, yan, narinig nyo ha? Para iwas sakit ng ulo, kumonsulta po sa mga eksperto kagaya ni Architect Ed Ramos na nagbigay sa atin ng mga tips ngayon. Maraming salamat po, maraming Architect. Salamat po, Sir Architect Ed Ramos. At nako, bibigyan natin si Architect Ed ng t-shirt at saka ng sombrero ng Love Tone Pet. Yehey! Thank you very much po. Architect Ed, ha, para sa suot nyo po yan. Lalo pa pagka nagsasite na visit kayo, meron yung sombrero ng Love Tone Pet and everything. At syempre, maraming salamat Architect Ed Ramos. At balita naman natin, sikat daw sa social media at maraming followers and views ang inyong mga video. May mga YouTube video na po kayo. Meron po akong YouTube, may Facebook, oy, Instagram. Promote mo na, TikTok. Sir! Architect Ed, promote mo na. Saan kanila pwedeng i-follow? Facebook and YouTube po, Architect Ed. Instagram, Architect Ed po. At sa TikTok, Architect Ed. Yan! Ako may TikTok ka rin pala, Architect Ed, ha? Nagsasayaw ka rin ba doon? Hindi po eh. Gusto ko nga po, kaya lang nakakahiya. Nakakahiya, no? Di ba? At least, marami ho kayo nabibigyan ng tulong kasi yung inyong TikTok, naku, maraming mga followings na mangyayari yan. Lalo ngayon, nagpunta kayo dito sa Love Tone Pet and everything. Pero, maraming salamat ulit, maraming Architect salamat Ed. At sa pagbisita nyo sa amin, sana makaulit ulit.